Hi guys! Welcome back again to my channel. It's me, Apple, and I'm back again. So, for today's episode, samahan niyo po ako guys na maghahanda po ng isa pong recipe na bukod sa creamy na ay healthy pa. At masasabi ko na isa po sa mga paborito nating ihanda o ulamin natin mga Pilipino sa tanghalian o sa atin mga hapunan. So guys, samahan niyo po ako na maghanda po ng spicy laing na gabi. So guys, tingnan po natin kung ano po mga sangkap ang kailangan po natin at kung paano po ito inihahanda. So guys, tara po, simulan na natin. At ito na nga po guys, ang ating po mga kakailangan ng mga sangkap sa paggawa po ng ating laing na gabi na recipe for today. So ito po ang mga sumusunod. Kailangan po natin ng bawang, mga 5 cloves po ang ating ginamit. Kailangan din po natin ng sibuyas. Kailangan po natin ng shrimp paste o bagoong alamang. Luto na po ang aking ginamit, mga 3 kutsara po ang aking pong ginamit dyan. Kailangan din po natin ng siling labuyo, mga 5 pieces po yan guys, hiniwa ko po ng maliliit na piraso. Kailangan din po natin ng luya, hiniwa ko rin po ng maliliit na piraso. At siling pangsigang o siling haba, 3 pieces. At ang ating pong karne ng baboy na pinakuluan natin kanina, at hiniwa ko rin po ng maliliit na piraso. At ang ating pong Maggi coconut milk powder mix na 300 grams. At kailangan din po natin ng dried taro leaves. Yan po ang aking piniling brand. Mga 114 grams po siya guys. Okay guys, so yan na po ang ating po mga sangkap na gagamitin. So simulan na po natin ang paghahanda ng ating pong recipe na laing na gabi. So ayan na nga po guys, tayo po ay nagpakulo muna ng tubig kasama po ang ating karne ng baboy. Pinakuluan po muna natin siya upang ito po ay lumambot. Dahil ang karne po ng baboy dito ay frozen, so kailangan po natin siyang pakuluan muna hanggang sa lumambot. At pag yan po ay tuluyan na pong lumambot, ay hihiwain na po natin ng maliliit na piraso para po mamaya sa pagigisa natin. At ang kanya pong pinagpakuluan na hindi natin itatapon, yan po ang gagamitin natin sa sabaw mamaya doon sa magigataan natin. So yun po ang magiging pinakasabaw niya, dahil yan po nandiyan na po ang kanyang pinakalasa. Mas maganda pong gamitin yan kaysa po doon sa normal na tubig. So ayan po guys, pinakuluan natin siya at balikan na lang natin siya mamaya pag ayan po ay malambot na. So ito na nga po guys, ang ating first step ay nagpakulo po tayo ng tubig sa kawali. Ayan. At ilalagay po natin ang ating pong pinatuyong dahon ng gabi na nabili po natin sa supermarket. Ilalagay po natin siya dyan sa kumukulong tubig. Ayan po siya. So hayaan lamang po natin siya na lumambot. Kaya po natin siya pinakukuluan ay ng mga around 10 minutes para po mas mabilis pong lumambot ang dahon po ng ating gabi. So babalikan po natin siya mamaya guys after 10 minutes. So ayan guys, after 10 minutes, ayan na po ang itsura ng ating pinakuluang dahon ng gabi. So malambot na po siya. Okay na po siya. At atin na po yung i-drain. I-drain po natin ang kanya pong sabaw. Tatapon po natin ang kanyang tubig. I-drain po natin siya guys. Tatanggalin po natin ang kanyang sabaw. At hindi po natin kailangan nung sabaw niyang pinagpakuluan. Ayan. So ayan po siya. I-drain lamang po natin siya guys ang maayos. Ayan. Okay guys, so sisimulan na po natin ang ating pong pagsasangkutsa. Sasangkutsa po natin ang ating karne ng baboy. So hindi na po ako gumamit ng mantika guys, kasi ito pong part na to ay belly. So hindi na po natin siya ginamitan ng mantika kasi kusa po siya magmamantika mamaya para po hindi po masyadong marami ang ating mantika para hindi po siya nakakaumay. Ayan.
sasangkot siya lamang po natin siya hanggang sa siya po ay mag-golden brown. Yung parang medyo toasted siya ng konti, pero hindi naman siya yung sunog na sunog. Ayan, balikan po natin siya mamaya pag siya po ay golden brown na. So guys, pwede na po natin ilagay ang ating bawang. Medyo nag-brown na po yung ating baboy. So ilagay na po natin ang ating bawang. Ayan. So nakita nyo guys na pusa siyang nagmantika, di ba? Kaya hindi na po tayo gumamit ng mantika kasi lalabas po ang mantika ng kanyang sariling mantika. Yun. Kaya no need na mag-gumamit ng mantika. Para hindi tayo masyadong oily ang ating laing. Yan. Tayo natin mag-golden brown ang ating bawang. So guys, pwede na rin po nating ilagay ang ating sibuyas. So nag-golden brown na po yung bawang natin. Lagay na po natin ang ating sibuyas. Ayan. At maya-maya lang guys ay pwede na nating lagay ang ating gata. At ngayon naman guys ay ilalagay na po natin ang ating pong powdered coconut milk na Maggi dito sa pinagpakuluan ng baboy kanina. Ilalagay po natin siya sa mixing bowl. Ayan po. At imimix po natin siya. Ayan. Imimix po natin siya dyan guys. Hanggang sa siya po ay maging liquid na. Liquidy na siya. Ayan. Haluin lamang po natin mabuti para hindi po magbubuo yung powder. At pwede na rin natin siyang mamaya ibuhos doon sa sinangkot siya nating karne. Ayan guys, so pwede na po natin ilagay ang ating gata. Ayan na po. Lalagay na po natin ang ating gata. Ubuhos na natin siya dito. Mga 5 cups po ang ginamit ko dito guys. 5 cups ng pinagpakuluan ating karne kanina. Bubuhos na po natin siyang lahat guys. Ayan. At maaari na rin natin ilagay ang ating bagoong guys. Pasensya na po kayo sa aking ibo. Medyo maingat. Pakuluin lamang po natin siya at mamaya ilalagay na po natin ang ating po pinakuluang dahon ng gabi. Ayan. Tayo lamang po natin siyang kumulo. Guys, ilalagay ko na rin po pala ang ating luya bago po natin makalimutan. Ayan po. Hintayin naman natin siya kumulo at ilagay na rin natin mamaya ang dahon ng gabi. Ayan guys, kumulo na po ang ating gata. Ayan, maaari na po natin ilagay ang ating siling labuyo. Mga 5 piraso ginamit ko guys, hiniwa kong maliliit. At pwede na po natin ilagay ang ating dahon na pinakulo ang dahon ng gabi kanina. Lalagay na po natin siya dyan. Na-drain na po natin yan kanina. Na-drain na po natin. So, wala na po siya. Paano na natin siya ilagay dyan, guys. Lulubog lang po natin siya dyan. Iwasan po natin ang paghalo-halo, guys. Para sabi nila, pag hinalo-halo mo daw ay kakatid daw. So, wala namang mawawala kung itatry natin. So, ayan. Gawin natin yon.
Ayan, nilubog lamang po natin siya. Iwasan po natin ang paghalo-halo. So, mga around 20 minutes po natin siya, guys, sa pakukuluan dyan, sa gata. Kasi napakuluan na po natin siya kanina ng 10 minutes at din rain. So, ngayon po, mga 20 minutes na lang. So, dapat po kasi mga at least 30 minutes. So, ayan po. 20 minutes po papakuluan natin siya on a medium heat po. Hindi po malakas ang ating apoy, medium heat lang po. Ayan. Takpan na po natin at balikan po natin siya mamaya. So guys, ayan, check po natin siya. Ayan, ayan na po ang kanyang itsura. So, tikman po natin siya guys. Kung ano na po ang kanyang lasa. Para at least ma-adjust natin yung lasa niya habang siya po ay may gata-gata pa. So, kailangan natin na medyo dagdagan po ng asin guys. So, nasa inyo po yan. Kung gusto nyo po mag-adjust ng timpla, nasa panlasa nyo po yan. So, ako po maglalagay po ako ng extra pa po ano, asin, pampalasa. Medyo kulang pa po siya sa ano, alat. So, ayan. So, ganyan lang po. Huwag nyo po siyang iwasan po natin yung paghalo-halo. Ganyan lang guys. At takpan po ulit natin siya. So, kailangan po magmantika na po yung ating gata mamaya. Balikan po natin siya pag magmamantika na siya. So, guys, after 20 minutes, ayan na po ang kanyang itsura. Nagmantika na po siya. Ayan. So, guys, ako para sa akin kasi gusto ko yung medyo may sabaw-sabaw ng kaunti. Ayoko po nung dry na dry ang pagkalain. So, nasa inyo naman po yan kung ano po ang gusto nyong way ng pagkaluto ng lahi. Pero ito, sa akin okay na po itong ganito na medyo may sabaw. So, maaari na po nating ilagay ang ating sili. Yan, ilalagay lang naman po natin siya dyan sa ibabaw. At mga after mga 5 minutes guys, okay na po yan. Pwede na natin i-serve. Yan. Itay naman po natin ng 5 minutes at i-serve na natin mamaya. So, ayan na nga po guys. Ayan na po. Ready na po ang inihanda nating recipe for today's vlog. Ang ating pong laing na gabi. Napakasarap at spicy. So, if you like it guys, please give it a thumbs up. And please don't forget to like and share my videos and subscribe to my YouTube channel. And kung bago ka lang sa aking channel, ay please don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong i-upload na mga vlogs soon. So thank you so much guys for watching. I hope you like it. Thank you so much. I love you. Bye!